What's up, yo? Hindi ako may violation, yung back ride ko. You serious? Joke lang mga paps. Tandaan nga natin, ignorance of the law, excuses, no one. Pwede na! Maganda talaga may mga alam tayo dito sa mga batas, rules and regulation. Lalo pag nagdadrive tayo ng motor para hindi tayo matulad dun sa, syempre, alam na, nanauuna yung bibig. At hindi natin, wala tayong alam, nagre-reklamo tayo, di ba mga paps? By the way, proceed tayo sa ating content today. At bago lahat, welcome back to my channel. Don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell for more videos and updates. And today mga paps, pag-uusapan natin yung ating Honda Click 150i or any Honda Click game changer, ang tatlong issue, top 3 issues dito sa Honda Click 150i or 125i, basta game changer. Halos lahat ng mga Honda Click user ay may nararamdamang issue dito pagdating sa ating mga game changer. Ano ba yung pangunahing nararamdaman talaga nila na ayaw ng ating mga kapwa Click user? Una-unahin natin mga paps, itong sa may crankcase niya mga paps. Kung yung mga ilan sa inyo mga paps, siguro katulad na sa akin, kapag pinapa-under natin ito, dito sa may crankcase niya ay parang may maingay. Maingay talaga siya. Try natin pa-underin mga paps. Pa-underin lang natin kung mag-iingay siya ngayon. Wala. Hindi naman kasi palagi mga paps na tuwing kaka-start natin is maingay siya mga paps. Minsan-minsan lang. Ay, ito. Katulad nito mga paps. Hindi siya ganun kaingay mga paps ito. Ito. Minsan mas maingay siya. Ayan mga paps, kung papansin nyo, ang ingay. Ito. Hindi. Parang dito nasa loob ng crankcase to mga paps eh. So, pinatingin ko dati to kasi kabago-bago niya pa lang naman noon. During na nasa daan ako, bigla ko siyang narinig ito. Sabi naman nung mekaniko dun sa kasa na parang dumi lang naman po daw yan sa loob dito. Ang explain niya yung mga dumi na galing dito ata sa belt. Pero, ito mga paps, simple lang naman ang solusyon dito. I-off muna natin. Simple lang naman ang solusyon dito mga paps. Painitin lang. Kumbaga, hayaan lang na muna natin siyang umandar. Kasi kusa namang nawawala ito mga paps. And siguro ang other solution nito mga paps ay linisin lang natin ito. Ang loob ng crankcase niya sa may CVT niya mga paps. Para siguro hindi na wala tayong marinig na ganong ingay mga paps. Yun lang ang solusyon niya mga paps, painitin lang natin kasi hindi naman tumatagal yan mga paps. At nawawala din, mga ilang minuto nawawala na rin mga paps. Next mga paps, pag-usapan natin yung pangalawang issue ng Honda Click na halos talaga lahat ng Click user kay mapa 125 man o mapa 150i ay talagang nagre-reklamo dito sa ating panel mga paps. Ito, yan ang mga reklamo ng ating mga kapwa nating Click user ay nagmo-moist ito mga paps, lalo kapag nababasa ng ulan o nahamugan magdamag, nagmo-moist yan at nagbo-blue panel din. May mga iba na hindi lang moist, after moist kasi ang nagiging next dun mga paps, nagluluko na yung panel, minsan hindi gagana. Nagbo-blue panel yan, nagiging empty. I-switch natin mga paps. Ayan. Yun sa atin kasi, ito gumagana mga paps. Yung iba nakakaramdam na ng moisture, after moisture, nagbo-blue panel na. At mga ilang araw bumabalik din pag natutuyo siguro yung loob. Yun ang issue dito mga paps. Talagang nagmo-moist ang panel ng Honda Click. Kahit 125 or 150. Magluloko.
gagana, tapos magluloko ulit. At talagang problema natin yan, mga paps. Ang solusyon dito, mga paps, o para maiwasan, prevention natin dito, mga paps. Katulad ko kasi sa mga paps, naglagay na ako ng panel protector. Pangalawang panel ko na rin pala ito, mga paps, na nagpalit ako nung bago at nung last year nagpalit din ako kasi talagang yun talaga issue niya, mga paps, nagmo-moist talaga. At ito, naisipan ko lagyan ng panel protector. Yan, mga paps. Pero yung simpleng panel protector lang, hindi yung buo. Ito lang kinoberan ko para kapag naglilinis ako, maiwasan din malagyan ng yung sa select and set button kasi natin, mga paps, may mga gili-gili. Pag nalalagyan ng tubig yan, maybe yun ang sanhi kung bakit nagmo-moist itong ating panel. Kaya nag-install na ako ng panel protector. Pero mga paps, iwasan pa rin natin itong ibabad sa ulan. Nahayaan nating nakalagay sa ulan ng ating Honda Click, mga paps. Kasi kahit may panel protector ito, magmo-moist pa rin ito. Kung sobrang lamig, kasi napapasukan talaga. Di ba pag malamig, mga paps, nagmo-moist talaga yung loob. Alam naman natin yan, mga paps. Kaya better, para maiwasan natin ang moisture, mga paps, iiwas natin itong mababad sa ulan. Igarahin natin ito sa lilim, mga paps. Ayun lang naman, mga paps, yung issue natin sa panel. Kapag nagpalit naman tayo, as in, gumagana naman lahat. Lahat ng instruments niya, mga paps. Next, mga paps, yung top 1 issue ng ating Honda Click Game Changer. Top 1. Lahat, halos lahat siguro o lahat siguro ng mga Click user, mga paps, nararamdaman itong top 1 issue. Yung tinatawag nating dragging. So, ano ba yung dragging, mga paps? Ito yung dragging yung kapag umaandal tayo, mga paps, nararamdaman natin na kapag pabirit lang tayo ng konti, nagbabibrate itong monobela natin. Yung pati yung harap, mga paps, pati itong harap, nagbabibrate. Yun yung tinatawag na dragging, mga paps. Pati itong nasa paahan natin, mga paps, nagbabibrate. Tinatawag nating dragging yun, mga paps. Ito yung top 1 issue talaga ng Honda Click. Hindi lang naman Honda Click ang nagkakaroon ng dragging, basta ini scooter, mga paps, may mga pakunting-unting issue din sa dragging. At ang solusyon dyan, mga paps, kailangan nating linisan yung kanyang CVT. Pero mga paps, pag nilinis kasi natin after ilang buwan o ilang linggo, bumabalik din ang dragging, mga paps, kasi kailangan i-maintain natin yung linis ng kanyang CVT. At sa akin, mga paps, hindi ko pa nililinis. Ang ginawa ko lang, mga paps, gumamit ako ng Honda Fully Synthetic Oil. At luckily, mga paps, nabawasan yung kanyang dragging. So, maganda kung maganda yung performance ng ating Fully Synthetic Oil. Nababawasan niya ang kanyang dragging, mga paps. So, yun lang naman ang mga top 3 issues, mga paps. Hindi ko na sinama yung issue na sinasabi nila na madulas yung gulong, mga paps. Hindi naman issue para sa akin kasi ang dulas ng gulong, mga paps. Kasi sinasabi nila na madulas ang gulong. Kasi tawag doon, hinihiga nila, mga paps, di ba? Pero hindi naman issue ni mga paps kasi standard ang gulong ng ating Honda Click. Kaya kung gusto nating mapakapit yung gulong kapag binabanking natin yung mga paps, di magpalit tayo ng magandang gulong na talagang intended para sa mga higaan ng mga motor sa kurbada, parang yung magandang gulong, mga paps, na ipapalit natin sa mga kung balak natin magpahiga-higa ng motor at hindi madulas, Diablo Rosso Ferrelli, mga paps, maganda. Pero kung daily use lang naman, mga paps, katulad naman sa atin na sa ating mga rider na araw-araw ginagamit ng Honda Click sa ating trabaho, maganda yung itong standard lang, is okay lang naman, hindi mo naman kailangan ihiga-higa yung motor para ano, hindi magiging issue sa atin ang mga gulong, mga paps. Yan lang, mga paps, ang topic natin for today, mga paps. Sana nagustuhan ninyo ang ating maikling video, mga paps. Sa mga bago sa aking channel,
please paki-click naman ng subscribe button at paki-hit na rin ang notification bell mga paps. Lagi nating tatandaan mga paps, ride safe and God bless.